guys, it's me, Renz again. Welcome back sa panibagong Minecraft video. For today's Minecraft video ay maglalaro na naman tayo dito sa Let's Play KaniCraft Episode 25 na tayo, guys. At kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. But para maging isang solid na Kaninero, at kung gusto mo ma-shoutout sa next video, ang kailangan mo na naman gawin dyan is mag-comment dyan ng kahit ano. Pero dapat nang i-comment mo ay may sense para mapili ko ang mga comment nyo. Kaya pang hinihintay nyo, mga Kaninero, let's get started! At ayun na naman, mga Kaninero, nagbabalik na naman po pala tayo dito sa panibagong video sa KaniCraft World. Pero wala pa tayo sa world ngayon. Siyempre, may update ako sa inyo. Bago mo natin simulan ito, pinaka video natin is maraming malas. What? Maraming salamat muna sa inyo, mga Kaninero, dahil meron na pala tayong join membership. At kung hindi naman dahil sa inyo, wala akong ganito sa aking YouTube channel. So kung gusto niyo makita kung nasaan yung join membership, makikita niyo lamang yan doon sa malapit sa subscribe button. Then syempre makikita niyo doon yung join membership. At kung gusto niyo makita yung laman ng join, pindutin niyo lamang. At kung gusto niyo rin sumali, sumali na lang kayo. Makikita niyo lamang din yung Kaninero number 1, Kaninero number 2 hanggang number 3. Then syempre may iba't iba mga perk yan na kung saan ay pwede kayong bigyan ng napakalupit na perks. Gusto ko man shoutout ang mga sumali sa ating channel membership. Shoutout nga pala kayo ni San Jose, Kaninero number 1, kay Gabi Gaming, Kaninero number 1, kay Clarence Gaming, Kaninero number 2, at sa Kaninero number 3, sa dalawa nating Kaninero number 3 ay si Pijong TV at kay Megan Dakpano. Maraming salamat sa mga sumali sa ating channel membership. And ngayon, maraming salamat. Kung gusto niyo sumali ay sumali lamang kayo, at sa mga hindi pa nakakasali dito ay okay lang naman. O sapat na sa akin yung panonood niyo sa aking video. Okay, so ano pang hinihintay niyo, mga Kaninero? Tara na at simulan ang pinaka video or pinaka episode talaga natin ngayon. Let's go! Ayun! So ayun ang mga Kaninero, nandito naman tayo sa KaniCraft World. At for today's video or for today's episode, ang gagawin natin is mag-word download na tayo. And then syempre mag-tour na din ako dito para makita nyo na rin ang kabuang build sa ating pinaka 1-25 na episode, mga Kaninero, no? And okay, mga Kaninero, so unang gagawin natin, itutur ko na kayo. And okay, let's go. So unang pupuntahan natin dito ay syempre itong bahay natin, kasi nandito na tayo. Pupuntahan pero nandito. What? Ito yung pinakaunang binil ko dito sa ating world, mga Kaninero, na kung saan ito yung pinakabahay natin. Merong mga chest dyan. And then syempre may mga chest dito. Akyat tayo dito, mga Kaninero. Itong second floor na to, mga Kaninero. Kaya ginawa ko to para food storage, mga Kaninero. Pero mga nakalagay lang naman dito is kakaunti, dahil napakadami nating pagkain. What? Which is marami nga pala tayo mga potato, na kung saan is hindi na pala tayo mamumroblema pa sa mga pagkain, no? And then syempre may meron dito mga table, and then may mga design para kahit papano maging maganda din yung mga build natin. Kasi ito, mga Kaninero, ah, kaya ginagawa ko dito sa world ko, puro design talaga nilalagay ko dito, mga Kaninero, para kahit papano mamuhayan naman yung mga binibuild ko dito, no? Susunod naman na itutur ko sa inyo, pupunta naman tayo dito sa pinakalikod. And then syempre may windmill tayo dito, mga Kaninero. So pinaka windmill na to, ginawa ko lang rin naman to, parang design purposes lang rin to sa ating world. And then syempre yung mga nakalagay lang naman dito is yung mga seeds or di kaya mga wheat, which is hindi ko naman nasunod yung mga nilagay ko dito. So hindi naman wala kalaman-laman. Oh my goodness, hindi pa rin talaga maayos yung storage natin. Syempre nalagay ako dito mga furnace para malupit. Then ito, meron tayo dito crafting table. Eh, hindi ko alam kung para saan to. Parang, hindi ko alam, basta nilagay ko lang yan. Parang design lang. Eh, syempre pinakataas, wala pa rin ako maisip na design dito. Yes, and pa rin yung ano, yung tsura niyan. Then syempre, mag-iisip pa ako ng magandang design na ilalagay dito. Syempre, meron tayo dito mga potato. Yan, may mga potato tayo. Then syempre, meron din tayo dito furnace or automatic XP farm. Automatic XP farm ba? Oh my God! Actually, furnace XP farm to, mga Kaninero, kung saan napakalaki na makuha mo dito XP. Pumunta din tayo dito sa ating napakalupit, pinakalupit na ginawa ko nung ating ginawa. Ano to? Bro, what are you talking about, man? Ito pala yung ginawa ko, mga Kaninero, bahay ng aking mga aso, na kung saan na dyan yung isa isi-spike yung isa dyan, mga Kaninero. At yung dalawa dyan is wala pang pangalan sa kadahilanan, wala pa tayong name tag. Wala kasi ako mahanap na name tag, mga Kaninero. Baby, soon kapag nakahanap ako, papangalanan ko agad yung isa dyan o dalawa dyan. And then syempre, mga Kaninero, puputan naman tayo dito sa farm natin. So yung farm na to, dati yung itsuro ng farm na to, mga Kaninero, di ba kung naaalala nyo man, di ba maliit lang yung farm natin dati.
which is isang ganito lang yon, tapos ano, apat na craft yun nakalagay. Then syempre ngayon dadalawa na sila, ngayon tigda dalawang ganito, okay, tigda dalawa ganyan. Depende na yung mismo yung pinaka video ko nung ginagawa ko yung farm is okay, napakalupit kung nakita mo. Then syempre pupunta din tayo dun sa ating barn, which is itong barn na to ay napakaliit lamang mga kaninero. So pupunta tayo dito sa ating barn, okay? Medyo ay filter tayo mga kaninero, pagpasensyahan nyo na. At ayan mga kaninero, ito yung barn natin. So wala po palang nakalagay dito chicken. Ewan ko kung bakit din pero mga cow din tayo dito. Then may syempre meron tayo mga sheep dyan. At para meron din tayo mga source of food or source mga gamit na pwede natin kunin sa kanila, kagaya ng wood, milk, okay? So sunod naman na pupuntahan natin, syempre dito, unahin na natin to. At ihuhuli na lang sa tingin natin yung mining area dahil yun, nakabababa kasi yun, okay? Kaya pala gagawin kong word download dito sa word ko mga kaninero. Gusto kong gawin nyo is bigyan nyo ako ng suggestion or di kaya mag-build kayo dito sa may screenshot nyo para gayahin ko, para meron akong idea mga kaninero. Kasi minsan nauubusan din ako ng idea dito sa pag-build dito sa ating world, okay? So naglagay nga pala ako dito ng mga wheat. Then syempre kasi itong wheat na to, so kaya naglagay ako dito ng mga wheat para kahit papano meron tayo mga source of food. Ito yung gumawa din syempre nung hay bale, okay? So meron din tayo dito automatic tubig machine or ATM, napakalupit, no? Then syempre meron tayo dito well para for design purposes. Then syempre puputa naman tayo dito banda sa mga builds natin. So natapos ko na pala itong ano natin na storage room, which is pinalitan ko pala yung side nito mga kaninero para kahit papano is maganda naman tingnan, kasi di ako satisfied nung pinakauli na nakita ko dito, which is yung side niya. Napakasimple mga kaninero. Then syempre meron dyan, naglagay na ako dyan ng mga item frame. Then syempre naglagay ako ng mga item frame dyan para kahit papano alam ko kung saan ko ilalagay yung mga blocks or mga kailangan natin ilagay mga kaninero. So kailangan ko na rin palang matulog dahil alam niyo na maglag tayo kapag umuulan. Then syempre hindi, mamaya muna tayo matutulog kasi tour ko na rin syempre sa inyo to. Kaninero, gumawa din pala ako dito ng bell tower para kahit papano malupit din yung mabuild natin dito, pero di ko alam kung bakit ko binili to. Dito naman mga kaninero, ituturo ko na rin kayo dito. Siyempre, kaya rin ginawa ko itong word download. Gusto ko rin kayo mag-build dito. Bigyan niyo ako ng idea kung ano bang i-build ko dito sa mundong ito or sa pinaka-flat na ito mga kaninero. Kasi napakalupit, di ba? Abay, napakalupit na space na yun mga kaninero. Kailangan kong gawin is mag-word download na lang para magkaroon din ako ng idea, no? So yan mga kaninero, umaga na dito sa ating word. Susunod naman ang ituturo ko sa inyo is itong marketplace. So ginawa ko pala itong marketplace na ito for design purposes lang din naman. Lagi pa pala ako dito ng mga villager, which is hindi ko pa nalalagay. Ano ba naman yan? So word na malupit, pwede pang umalis ka dyan sa pinakalalagyan na yun mga kaninero. Yan, okay. So naglagay ako dyan ng mga parang tindakan. Yan, naglagay ako ng parang tindakan dyan. Then syempre dito rin naman parang tindakan din. Then kaya ginawa ko yun para malupit din for design purposes, paulit-ulit. And pupunta rin tayo dito sa ating bow area. So parang nilagay ko lang to parang mini game lang din naman or parang practice area. Kunwari lang, imagine nyo na lang na practice area to mga kaninero. Eh nilagay ko lang rin to para pang design purposes lang din, para kahit papano itong space na to magamit din natin, no? So sunod naman na pupuntahan natin mga kaninero, itong tower na to mga kaninero. So para sin po ba yan kuya Renz itong tower na to? Wala lang, design lang din. Alos lahat ng mga binibuild ko dito puro design lang din naman, no? Para malupit din yung maging itsura ng world natin. And then syempre tataas tayo dito. Yan, tataas tayo dito. Dinesign ako na ito ng live, which is live stream ko dinesign ng itong tower natin para malupit. Then syempre meron tayo ditong napakalupit na viewing mga kaninero. Abay, napakalupit po naman kuya Renz, no? Abay, napakalupit ko naman talaga. And then mga kaninero, napakalupit kitang kita nga pala yung marketplace. Then syempre yung mga bahay-bahay dyan. Kunti na lang mga kaninero, pinag-iisipan ko na lang kung saan ko ilalagay yung castle. Maybe doon, dito ang ganda ba? Dito banda? Saan? Kung saan man yung magandang place. Kaya tulungan nyo na ako mga kaninero, pag new download ko to, please lang bigyan nyo ako ng suggestion. Free to send to me social media sa mga kaninero, sa Discord man o sa GC natin sa Messenger. Yun, kailangan ko lang guys sa mga suggestion. Minsan kasi nawawalan din ako ng idea. Okay, susunod naman na pupuntahan naman natin mga kaninero ay dito naman sa portal mga kaninero, no? So itong portal na to ay napakalupit, no? Hindi ko pasukin to. Kung nanonood ka naman mga kaninero, isa alam mo na yung itsura ng loob na ito. So hindi ko na papasukin itong mga kaninero dahil alam nyo na medyo maglag tayo sa nether. Okay mga kaninero, mayroon tayo ditong napakalupit na enchantment room. Okay, so napakalit lang enchantment room pero okay na yan. Then syempre ito naman yung pinakamaliit na laboratory.
Pero soon, gagawa ko ng laboratory dito sa ating Minecraft world. Pero i-stay ko pa rin naman tong smallest or small laboratory natin dito, no? Okay. Siyempre, lalabas na tayo dito, mga kaninero, dahil tapos na tayo dyan. And sure naman ang pupunta na natin, gumawa din pala ako dito ng mga tawag yan, mga pumpkin farm, para saan po ba yan? Ang trade din naman ito, mga kaninero, sa mga villager na kung saan pwede tayo makakuha ng mga emerald, no? Napakalupit talaga ng mga pumpkin na yan, no? And syempre naglagay din ako dito ng fish pond. Ito kasi fish pond na ito, mga kaninero. Hindi ko alam kung fish pond ba talaga tawag dito, pero nilagay ko lang to para malupit for design purposes lang rin naman. Na syempre pumunta ako na rin yung redstone district natin, which is tinatamad ako mag-build talaga dito, eh, no? Ito talaga, isa talaga to sa pinaka nahihirapan ako mag-isip na build, which is yung redstone district, no? Tingnan nyo naman, mga kaninero, meron tayo dito sugar cane, meron tayo dito wool farm or automatic farm na hindi pa natatapos. Ano ba naman yan, Kuya Reds? Wala lang, kinatamad lang talaga akong tapusin to. Kasi napakadami mga gamit pang kailangan para matapos pa yan, no? Ito syempre meron tayo dito cactus farm at nagpuproduce naman kahit papano. Then pupunta naman tayo dito sugarcane, then napakalupit pa din naman yan, meron pa rin naman napuproduce yan, which is ayan pa yung napuproduce yan ngayon, kasi kinuha ko pala yung mga sugarcane kaya onti lang yung laman yan. Then syempre ito yung isa sa mga pinakamalupit na binil ko dito, mga kaninero, itong camping site, no? Itong camping site na to, kaya binil ko lang rin naman to para kahit papano kung winner download ko man to is may maganda kayong mapupuntahan dito, no? Okay. So kung makikita nyo dyan yung napakalupit na cake, then syempre may mga lamesa dyan. Ito naman yung CR natin, mga kaninero. At kung gusto nyo umihi dyan, umihi lang kayo. Pero naman tayo ditong camping site or camping area na kung saan pwede kayong umupo, pwede kayong mag-chill, kunwari lang. Syempre imagine mo na yon. And then syempre pupunta naman tayo dito sa tent. Itong tent naman to, kaya ginawa ko to para malupit. Tingnan nyo naman, diba? Abay, napakalupit. Gagawa nga ako ng video tungkol dito sa tent na to, parang gagawin natin, gagawa tayo dito ng story, no? Sabay dito naman tayo sa pinakamalupit ko naman ginawa, which is itong bee farm, okay? So bee farm, and then syempre bahay din ng mga bee, kaya tinawag kong bee house to. And so gumagana pa din naman to, or may mga laman pa din naman to, na kung saan napakadami pa din naman nung pinuproduce na ito. Hindi naman siya automatic na kung saan mano-mano lang naman yung pagkuha na ito, at ayan pa rin naman yung nakukuha ko. Yun, so minsan kumukuha din ako dito ng mga bee para kahit papano meron din tayo nakukuha ang mga beehive, okay? So beehive ba yun or honeycomb, okay? Honeycomb pala yun. Then syempre papasok naman tayo dito sa ating pinakamalupit na village, no? Baka soon guys tatapusin ko na rin itong village, no? So ito naman guys yung ating, ito ba, ano ba tawag dito? Ito pala yung laboratory, ito pala, ito pala yung bahay nung ano, ng librarian, no? Para kahit papano malupit din, kaya naglagay ako ng ganito, naglagay ako dito ng ganitong design. Then syempre ito yung pinakamalupit kong sharpness 4, or ito ba yung efficiency 4, na kung saan napakalupit ito binibigay niyan. May mga ano dyan, mga deep detail bit design para malupit yan, nagkikita nyo mga kaninero. Then pupunta naman tayo doon sa mga bahay pa din naman ng mga villager. So ito naman yung kabilang bahay ng villager, mga kaninero. Itong bahay na to, mga kaninero, ay actually sa shepherd yata to guys, itong bahay na to. And then napakalupit, kaya ginawa ko dito, naglagay pala ako dito ng mga bahay ng mga ano, ng mga sheep, para kahit papano malupit, para mag-connect pa din naman yung pinakabahay na to, or design dito sa bahay na to, kaya ganyan. Then syempre pupunta naman tayo dito sa ating ano, itong table yata tawag dito. Naglagay ako na to para may bahay din syempre yung ating alaga na silakbay, at napakalupit. Eh naglagay ako dito ng little bit design, medyo hindi pa talaga ako satisfied dito, maybe off cam, medyo aayusin ko lang to. Eh syempre hindi nyo muna makikita yung kaayusan nito kasi i-word download ko na, okay? Then syempre naglagay ako dito ng mga hay bale, si lakbay nandito, pwede nyo tong gamitin kapag nag-word download tayo. At huwag nyo sanang sasaktan to, kailangan nyo pakainin nyo lang yan, ha? Pag di nyo pinakain yan, ako po, papatayin kayo yan. Di joke lang. Okay, so yun lang yung natin stable. Okay, so nakapunta na tayo dito sa village. Nakapunta na tayo dito sa village. Yan yun, unti-unti pa lang naman yung mga bahay dito, pero soon magkakabahay lang naman dito. Ano yun, so basically naman napupunta ka naman natin, mga kaninero. Ito namang mining area natin, no? Kasi ito yung isa to sa pinakamalupit. So pupunta tayo dito, papasok tayo dito, mga kaninero. Okay, ito pala yung storage ng mining area natin, para kahit paano may malalagyan din tayo ng mga stone. At syempre dito maayos, no? Hindi maayos yung naman yung pagkakalagay. Tignan yung may mga gamit pa din naman dyan. Naglagay kanyang kuya, pero yung may naayos. Sorry na, natamad talaga ako eh. Shoutout nga pala dyan sa kanya, kinulong ko dito. Napakakulit kasi nung amo niya, iniwan sa akin. Kaya pinatay ko na lang yung amo niya, sabay nilagay ko dito para i-display. Ayan, mga kaninero, pababa na tayo dito.
And ito nga pala, soon pala, gagawa pala ako dito ng trading hall. So hindi ko pa alam kung nabang magandang design dito, kaya medyo hindi ko pa ginagawa or hindi ko pa sinusimulan mga kaninero. So ito mga kaninero, ibababa ko na rin to next time or pupunta ko na pala sa taas yan, ibababa. Ay, ibababa. So ito pala yung bahay ng aking mga villager. So dito muna sila ninirahan. At soon, magkakaroon din sila ng iba't ibang mga bahay dito sa pinakababa. Pero yung village sa taas, guys, magkakaiba pa rin naman yung project ko dito sa project doon sa village na yun. And ayun, siyempre din naman tayo dito sa mining area natin, sa pinaka malaki na isa sa mga tatalo sa mining area ni Kuya Zerk, no? Or Master Zerk at Sly the Miner. Tandaan mo to, Sly the Miner at Master Zerk. Uunahan ko yung mga mining area niyo. Medyo hindi ko pa tinatapos or medyo hindi ko pa tinataasan to. Gagawin ko tong 5 blocks high, no? Sabay, gagawin ko medyo malayo-layo para kahit pa paano malupit. Pero joke lang naman yun, hindi ko naman mauunahan yun. Joke lang, baka mabash nyo ako dyan, ha. So na-tour ko na pala sa inyo lahat ng mga ginawa ko dito sa ating world. At sana'y nakita nyo mga kaninero at sana'y pinanood mo para kahit pa paano pag pinuntaan mo yung mga buildings or mga binilds ko dito is alam mo na agad kung saan ka pupunta. Yung link ng ating KaniCraft world mga kaninero, pwede nyo nang i-download dyan. Nasa description down below na pala yung link natin mga kaninero. Yun. So yun lamang sa araw to, maraming salamat sa panonood. Hope na gusto nyo itong video na ito, huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At para maging isa solid na kaninero at gusto nyo ma-shoutout sa next video, ang kailangan mo naman gawin is mag-comment dyan na kahit ano, pero dapat nang i-comment may sense para mapili ko mga comment nyo. Kaya pang hinihintay nyo mga kaninero, maraming salamat sa panonood. Have a nice day everybody. Goodbye. See ya.